Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa atin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, ilang weeks daw ba pwede gawing handfeed yung mga inakay? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isishare ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ilang weeks pwede gawing handfeed yung mga inakay? Para po sa akin mga kaibon, na napakaganda po ng 2 weeks old. Ang 2 weeks old kasi mga kaibon, hindi po yan mahirap turuan kumain sa syringe. Kaya po napakaganda po ng 2 weeks old na ihahandfeed. Yung mga medyo kasi a month na or 3 weeks pataas, ang hirap minsan na turuan kumain doon sa syringe mga kaibon. Kaya po mapapayo ko, kung gusto mo mag-handfeed, mas maganda yung mga 2 weeks old. Kapag kasi tinuruan natin yan kumain sa syringe, mabilis lang matuto. Gutumin nyo lang po yan ng konti, sabay subuan sa syringe, kakain na po yan. So mas mabilis po yan na turuan kumain kumpara sa mga a month old mga kaibon. Yan po ang pinakang the best na edad kung gusto po ninyo mag-handfeed, 2 weeks old. So yan po. Pangalawang tanong sa atin mga kaibon, pwede pa raw ba maglagay ng nesting material kahit meron na silang itlog or kaya naman meron silang inakay? Ang sabi kasi sa atin ng kaibon natin na nagtatanong, nahuli daw yung pagbigay niya ng mga pang-nesting. Di daw niya napansin na meron ng itlog. Yung iba daw mayroon ng inakay. Pwede pa raw ba lagyan ng nesting material? Ano daw ba ang diskarte? Mga kaibon, pwede pa naman natin yan lagyan ng nesting material kahit meron na silang itlog or kaya naman meron silang inakay. Ito po ang dapat ninyong tandaan. Meron pong tamang diskarte sa paglalagay ng mga nesting material kung merong itlog or kaya naman merong inakay. Hindi po basta-basta natin pwede lagyan lang yan ng nesting material. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit mga kaibon. Kapag po kasi bigla natin silang nilagyan ng nesting material na marami dyan sa nest box nila, may mga pagkakataon na meron tayong mga breeder na naninibago. Halimbawa po, wala silang nesting tapos bigla nating nilagyan ng napakarami. Pagpasok po niyan sa loob ng nest box ng breeder natin, maninibago po yan. Akalain mo lumabas ka nang wala kang nesting, pagpasok mo punong-puno na ng nesting material, may mga pagkakataon na hindi po yan papasok dyan. Iniisip kasi minsan nila na hindi kanila pugad yan dahil hindi naman ganon yung pugad nila pag labas mga kaibon. Kaya po meron tamang diskarte sa paglagay. Una, dahil po hahawak tayo ng itlog ng breeder natin dahil magpapalit tayo or maglalagay tayo ng nesting material. Unang gawin natin, isausaw natin yung kamay natin sa patuka. Para po kapag hinawakan natin yung itlog, hindi po manibago yung amoy pagpasok na ng breeder natin. Yan po ang pinakang number one po na tatandaan po ninyo. Sa paglagay po ng nesting material, hindi po natin pwedeng biglain yan na napakarami. Ang tamang diskarte po sa paglagay ng nesting material kung meron na silang itlog, dapat po manipis lang. Lagyan nyo lang po na parang hapin yung sapin yung itlog. Nipisan nyo lang po yung ilalagay. Kapag po nalagyan nyo na po ng manipis, hayaan nyo na po yung breeder ninyo na pumasok. Kapag po nakapasok na yung breeder po ninyo, antay-antay kayo ng konti and then silipin ninyo kung ano po yung naging lagay doon sa loob. Kapag po tuloy-tuloy yung breeder po ninyo sa paglimlim, wala naman nagbago, hindi naman niya ginalaw yung mga itlog, wala naman ginawa doon sa mga itlog, nilimliman lang niya. Ang sunod po na step na gagawin po ninyo, maglagay na po kayo ng nesting material doon po sa lapag ng cage po nila. Hayaan nyo na po ang breeder po ninyo na sila na po unti-unti ang gumawa ng pugad nila sa loob mga kaibon.
Sila na po ang bahala niyan mag-ayos diyan sa loob, basta po bigyan niyo lang ng nesting material. Hindi po kasi natin pwede gawing biglaan na tayo ang maglalagay ng napakaraming nesting material doon sa loob, kasi nga ang iniingatan natin dito, yung breeder natin baka manibago, hindi nalimliman yung itlog. Meron kasing mga pagkakataon na merong breeder na ganyan. Marami na rin siguro naka-experience din sa atin ng ganyan na hindi na nilimliman o hindi na pumasok yung breeder natin sa loob ng nest box kasi po nanibago. So ganyan po ang tamang proseso, mga kaibon, kung gusto po ninyong lagyan. Halimbawa naman, yung nilagay ninyo, saktong nipis na yon, okay na yon para sa kanila or para sa iyo, sa tansya mo, okay na yon. Tapos sinilip mo, okay naman yung breeder mo, wala namang ginalaw doon sa itlog, huwag mo nang lagyan doon sa lapag. Pero kung gusto mo medyo pakapalan ng konti yung nesting material sa loob, ikaw na po mismo ang maglagay doon sa lapag. Pero doon po sa loob ng nest box, huwag na huwag ninyong kakapalan agad. Konti lang po. Hayaan nyo na lang ang breeder po ninyo na magkumuha ng nesting material dyan sa lapag and then sila mag-ayos sa loob kung paano nila papakapalan yung pugad po nila, yung nesting po nila dyan. So yan po, kahit po sa mga merong inakay, ganun din po ang proseso. Lagyan din nyo ng konti lang, merong makapitan muna yung inakay ninyo na nesting material, nipisan nyo lang po. Kapag po pumasok na yung breeder po ninyo sa loob, saka na po kayo uli maglagay ng pang-nesting material nila dyan po sa lapag ng cage. Para sila na po ang kumuha ng pang-nesting nila at sila na rin po ang mag-ayos ng nesting material po nila dyan po sa loob, mga kaibon. So yan po ang tamang diskarte, mga kaibon. Kapag kasi kinapala natin yan, may mga pagkakataon na hindi yan papasok dyan at may pagkakataon na maninibago yan. Kung merong itlog, baka hindi na yan limliman dahil akala nila hindi na yan kanila kasi iba na yung surrounding ng nest box. Kaya po, yan po muna ang dapat nating gawin. Kunti lang, kapag meron ng konti, lagyan na po ng nesting material doon sa lapag. Kapag kasi mga kaibon, baka merong magtaka kung bakit tayo pa ang naglagay, ng konti lang naman ang nilagay natin. Tayo kasi ang maglalagay doon muna ng nesting material, mga kaibon, na konti lang para kung sakali man na gumawa ng pugad yung breeder natin, hindi matatabunan o hindi malalamog, mababasag yung mga itlog. Kaya po tayo ang uuna ng konti lang doon na ilalagay po natin. Para kung sakali, kumbaga, tayo lang ang nag-layout, bahala na yung breeder natin magtapos. Ganun po kasi ang purpose niyan. Kapag kasi nilagayan mo lang yan ng nesting material dyan sa lapag, mga kaibon, pasok lang yan ang pasok dyan. Wala yung pakialam kahit na malalaking sanga, ipapasok niyan dyan kasi gagawa sila ng nesting. Yung itlog, kapag gagawa ng pugad dyan, may pagkakataon na matabunan yan or kaya mabasag. Pero kung meron na konting layout, sila na lang po ang magtatapos niyan. So yan po, sana po doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Hanggang dito muna yung video natin, mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon. Hi.